Hello po, isang masayang araw po para sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. My name is Melissa and sa lahat ng mga baguhan ko, thank you very much for watching. And today's episode is pag-usapan po natin is about po doon sa sugat o mga sugat-sugat po. Lalong-lalo na sa mukha. Lahat po nito tinatamaan, kahit mga bata or meron din ako nakita ng mga infant pagka nila is nagkaroon na po talaga sila ng maraming sugat sa mukha. And hindi lang sa mukha kundi sa buong katawan po, no? And lalo at saka yung mga nagdadalaga, no? Lahat tinatamaan nito, babae man or lalaki, kuminsan po is matanda, lahat po ng edad po tinatamaan po talaga ng mga sugat-sugat sa balat, no? So, but before that, no, let us declare the four names of God. It is Yad-Heh, Vav-Heh, declare His love is protection to cover all of us, no. And sana okay kayo. 2024 first vlog ko po ito, no. And as I said, no, wag nating para sa akin, no. Alam kong on the first thing tingnan pa lang natin yung sugat niyo. Alam ko na po na minsan may gawa na po kayo, no. Dahil nga po doon sa itsura at saka sa na nga po yung history po niya siya, pabalik-balik po talaga. Kasi kung normal lang po na kurikong yan, madali lang po siyang gamutin, no? Lalo na po sa antibiotic, no? Pero despite po sa mga ginagawa niyo sa doktor, nagpa-doktor na kayo, nagpa-derma kayo, yung pabalik-balik pa rin siya. So, alam na natin na there is really something wrong or may problema ka talaga po kung bakit ka nagkakaroon ng ganyan, no? Either po may gawa ka or nakakagawa ka po ng hindi maganda sa mga kalikasan natin na lagi kong sinasabi. Mag-ingat po kayo sa kalikasan kasi kung minsan po ang balik po nila is talaga pong masakit, no? At saka maghihirap po talaga ng hindi mo alam. Then, humihingi lang naman po sila ng tulong, no? So, okay, balikan natin, no? Just in case po na talaga po ang sugat mo is pabalik-balik, check mo din po yung mga kinakain mo, no? Kasi ang usually ang niyan is yung the way of pagkain po natin. Pwede po siya na kumakain ka lagi ng mga junk foods or pwede rin na mahilig ka sa mga maaalat, matatamis, no? Sa mga pagkain po na hindi balanse. Then mga dried foods, no? And yung mga frito ganon or mga turuturo, pwede din po yung mga tusok-tusok sa labas, no? And isa yan sa nagbibigay sa atin ng factor kung bakit kayo nagkakaroon ng mga sugat-sugat sa balat. Pangalawa po is yung surroundings mo. Please, kung malapit kayo sa aso, no, problema din yun. Pusa, ganon. At saka lalong-lalo na po kapag kami alaga po kayong baboy. Bakit po, no? Or malapit po kayo somewhere po sa mga poultry, gano'n, na may naaamoy kayong baboy. Actually, napakahirap ipaliwanag, pero ang alam ko, pag nakaamoy ka ng hindi maganda, nagtitrigger po ang allergy nyo, no? So, isa po yan sa mga dahilan or mga factor na titingnan ninyo kung bakit kayo nagkakaroon ng ganyan sakit, no? Okay, then ang pinaka last resort po natin dyan is barang. Ang barang po kasi is gumagamit po sila ng ng maliliit po na insekto, no? Either way, sa dugo mo, sa balat mo, or gumagamit sila ng mga hindi nakikitang espiritu para po saktan ka or bigyan ka po ng problema nga po sa balat, no? So, kung yan na po yung case natin, so ang pinakamadali ang pong gamutin is tingnan natin kung bakit. Kung maalaman mo kasi, kuminsan po mga elemento lang po na nasaktan mo o nasugatan mo sila, so nilagyan ka po nila ng mga sakit-sakit sa balat, tandaan po ninyo na kung ano man po yung nararamdaman nila, yun po ang ipaparamdam nila sa'yo. So, kung nasunog mo yung balat nila, nasusunog din yung balat mo. Kung sakali pong madumi ang palibot mo, madumi din po sila. And kahit anong gawin talaga natin, napasok din sila sa katawan natin kasi lalo na pagtaglamig, no? So, ang ibig kong sabihin na pamasok, may say, sa likod mo, no? Parang didikit sila sa likod mo. Sa dito banda, usually dito, yung alaga ko, lagi dito. Tapos, pag hindi yan naliligo, grabe po yung kate, no? As in, ang kate talaga po, no? So, sila po yun, no? And then, pangalawa po talaga, yung sinasaktan sila para saktan kayo, no? For example po, meron po isang pasyente po na bata pa, actually, nasa 8 years old, and grabe po, no, buong katawan po talaga po niya is nangangate.
Alam nga naman po sabihin po natin na may barang po ang batang 'yan eh wala naman po yung kasalanan o ano po siya, pero doon sa ina, no? So yung ina ang nagagawa ng kasalanan. So ang binalikan po yung anak niya. So pwede mga ganun na kaso, no? So mas maganda kasi kung tingnan muna natin. So iiwan ko po dito yung mga account ko kasi ang apat account na ginagamit ko, no? And ang pinakauna is Melissa X. Medyo puno na po kasi yon. So ito yung latest ko, so Rika. So ang tawag nila sa akin ngayon, Rika. And ang sa akin lang po, just in case, ganun na po yung kaso natin, no? Kailangan mo na po talaga niya ng healing oil. Kasi yung healing oil mo is iinom ka po nun. And yun din po ang ipahid mo sa mga sugat, no? Sa mga sugat na may lalo na pag laging may bago. So yun na po ang igagamot mo. Iinom ka po nun. And then yun din po ang ipapahid mo. And then magiging panangga mo na rin po siya just in case na nagtitipid kayo. So hindi na kayo kukuha ng pula. So pangalawa, then ang susunod na pong gagawin po natin dyan is magiinom po kayo ng herba whether you like it or not, no? Kapag bata pa, may pinapainom lang po ako na iihi po siya ng iihi para po malilinis po ang dugo niya. Kasi ang unang sinimulan talaga niyan, yung tinamaan mo dyan is yung tiyan mo. So nagkakaroon ka ng parang imbalance sa tiyan mo, like nagkaroon ka ng problema sa liver, meron ka pong kidney. So kahit mga bata po niyan, tinatamaan po niyan, lalo na po lagi niyo pinapakain sila ng pancit canton or mga sweets, no? Kung lagi po silang mahihilig po, lalo na yung mga pambaon natin ngayon ng mga juice, puro po matatamis yan. Dagdagan mo pa ng mga cakes, mga cupcakes, mga inipit, mga fudge bar, lahat po yan ngayon po ang matatamis po ang baon ng mga bata, no? So i-consider mo po yan lahat, no? And then doon na po kayo sa treatment niya. So sa akin, ang unang-una, kailangan palabnawin po yung dugo nyo. So kuminsan ang iba, kulang po sila sa pulang dugo. So ang problema sa mga ganyan kasi, kaya hindi siya gumagaling kahit na anong treatment. Kasi ang problema po natin dyan is sa dugo. Marumi po yung dugo natin, no? Lalo na pag mataas ang uric acid mo, no? Sa blood po yan, no? So marumi ang dugo natin. Alam niyo yung mga problema sa leukemia, alam po niyo yung mga problema po sa dengue. So bumaba yung platelet natin. Diba pag titingnan mong ganyan, is like may puti ka or something. Ganon ang pagkakaintindi ko. So hindi po ako doktor. Ito po yung lahat is base lang po sa mga experience ko doon sa mga client ko, no? And ang susunod niyan is herbal. So magiinom po kayo ng herbal, which is to cleanse, na ilinisin po yung dugo mo. And pangalawa is lilinisin din po yung tinatawag po natin na mga liver o mga kidney. So iwa-wash out lang po niyan sa pamamagitan po ng herbal. And kung kailangan tala, kung minsan may nilalagay sila sa katawan mo, so pwede nating operahan through spiritual. So may mga kasama na po ako noon or kahit ako mismo. Pero pag ganyan na kasi, kailangan kong mapuntahan or nandito kayo sa akin bago ko talaga siya makuha, no? And ganun po ang pwede po natin gawin. Then after that, cleaning and then panangga, no? So sa akin, isa simple treatment lang po. Magbibigay din po ako ng mga tips. Pwede din po yung na kung saan pwede ninyo siyang pansarili po ninyong gamutin just in case, no? Ang langis po talaga is very powerful healing pagdating sa sugat. So sa akin, pwede po ninyo siyang magbibigay po ako ng sarilis na lang po ako mag-aano noon na ipakita ko sa inyo kung paano gagawin ko ng langis. Simple lang, no? Alam ko na lahat kayo marunong maglangis, pero marami po kayong tanong. Basta ang sa akin, yung nyog niyo is bago, tapos kayo po ang gumagawa. So alam natin na ang langis na yan is malinis at saka bago. And then yan po ang gagamitin niyo. Kung hindi po kayo makakaabot sa akin din, ang mga halaman po na pwede po ninyo dyan is like panyawan. So ang panyawan kasi is pinakasikat po yan sa mga Bisaya or tinatawag po nating mga buhay sa Tagalog or isinsyang buhay dito naman sa Bicol, no? So ang gagawin mo dyan, usually yung iba ang ginagawa nila dyan is like ano lang, ibababad mo lang sa tubig, tapos yun po ang ginagamot sa sugat, no? Pero sa akin, gagamit tayo ng mas makalumang pamamaraan, no? Gawin mo siyang uling, no? So iihaw mo siya sa baga, which is paitimin mo talaga siya hanggang magiging charcoal. And then after that,
saka mo siya ilaga. Ilaga mo siya ng matatagal. And take note, no, isa din ito sa pinakamabisang panggamot po ng natural sa diabetes, no. So, magbibigay din po ako ng vlog tungkol doon, no. And, ngayon, pagkatapos mo siyang iihaw, sabi ko nga sa'yo, is ipakuluan mo na po siya. Dalawa po ang ways noon, no. Pag ipaligo mo siya sa buong katawan mo, like dito, talaga pong iaano mo siya ng ano, ng bimpo, or tinatawag natin na towel, no. So, lahat siya ng party o lahat po ng pores ng katawan mo dapat mapasok po nung gamot na 'yon. Then hindi lang po siya yung susugat mo lang na part. And it mag-ano ka, lahat po ng katawan mo dapat po ma-anohon. Tapos hindi ka po maliligo within 24 hours. No? Let it sink in. No? Parang isink, ipasinkin mo muna yung gamot saka yung natural power po ng panyawan. And then the next day, pwede ka na pong maligo ulit. And then sa susunod niyan, maggawa po kayo ulit pero mas maganda, mas marami, mas maganda na para mas matapang siya. And then, ganun din ang ano nun. Kaso lang ang paglaga nun, medyo matagal-tagal. It's like paliitin mo yung tubig niya. Kung nilaga mo siya ng tatlong tasang tubig, so dapat isa na lang po yun. And then yun na po ang gagawin niyo yung panghugas. Kung may langis kayo, so pagkatapos niyo yung nahugasan, no, yun na po yung panglinis po siya sa sugat. Pagkatapos noon na nalinis mo na siya, saka mo siya lagyan po ng langis. And totally the next 24 hours magda-dry po kaagad yung sugat niyo. And as I said, no, mag-inom po kayo ng herbal. So, ang sa akin, ang pampalabnaw po ng dugo is Artemisa. O tinatawag po natin Magwort or Damong Maria. Pangalawa po is yung Adgaw. Pinaka-ano ko yan, no, pinaka-paborito ko yan kasi niligtas ako niyan eh. Lahat po ng pupwede po yung Pandanchina, pansitan, pwede din po yun, mabisaw din po yun sa sugat po sa ilalim o sa sugat, kahit po sa sugat po sa labas, no. So, mga yan po na mga herbal is yung iihi ka po ba lang iihi para po malinisan po yung katawan nyo. And huwag po kayong kumain ng manok, itlog, and lahat po ng mga bagay po na nakapagpalala po ng sugat, no. So, sa akin, pag gagawin mo yan and masunod mo yung mga sinasabi ko sa inyo, alam kong gagaling kayo. And by the power of God, no, by the power of the healing through plants, no, magkakaroon po kayo ng kalunasan sa lahat po ng sakit nyo. Mura lang po yan, hindi po kayo, wala po kayong iinumin na kahit na anong antibiotic, wala po kayong ointment, kasi ang alam ko, ang ointment po ang mahal. Or pwede po siyang injectable. Ang alam ko sa mga nagsasuffer po ng kidney, talagang grabe po ang problema nila sa balat. So ang ginagawa nila doon is inject lang po yan para maglinis yung duga for the time being. Pero hindi po yung gamot, pansamantala lang po yun. So sa akin, through herbal, talaga pong i-direct mo po yung gamot mo doon sa kung saan po siya nagsimula. So ay nire-require ko kayo ng kumuha po ng palangga kasi ang panahon nga po ngayon is like marami na po kasi taong gumagamit po ng latin. So sa akin, continuous lang po ang gagawin po ninyo na pag-heal nun. Kung ilang beses po kayo maglaga, depende po siya sa inyo kung nagsugat. Mas maganda sa akin at least 3 times. Pero sa akin, nasa sa inyo, depende kung gaano po kalala yung sugat. And yeah, sana po nakakover ko lahat. And thank you very much for watching. No? Sana magkikita tayo ulit. And see you again next vlog ko po. No? Thank you po and maraming salamat po.